Ako ay hihingi ng update sa kaso ni Marilyn at saka ni Jesse Sean Carberry, lalo na yung status ng bata na tinanong natin sa TSWD para ipamediko legal at para idetermina kung kanino talaga karapat-dapat mapunta yung baby. Ano nang status, Yeda? Kanina pa, Idol, nakausap ko po ay yung dun sa DSWD shelter na tinutuluyan ng bata. Tumawag nga po sila dahil nandun daw po itong si Sir Jesse. Kumukuha nga daw po ng pictures ng videos. Kaya ayun po, ikinakabahala nila dahil bawal po kasi yon sa protocol ng DSWD. At kinukuha nga po ni Sir Jesse itong anak niya at sinasabi na illegal pa daw yung ginagawa po nating pagtulong dun sa bata. Ayun. Illegal ang ginagawa nating pagtulong sa bata? Yes po, ayun po yung sinasabi niya. Sino ba siya para ganon. Pilipino tayo, bansa natin to at tinutulungan natin kababayan natin. Mm-hmm. So bakit niya tayo mapigilan sa pagbigay ng tulong doon sa kababayan natin? Samantalang nung binigyan natin siya ng tulong, di siya pumapalag. Ngayon binibigyan natin tulong, yung kababayan natin pumapalag siya. Mukhang mali ata yung pag-iisip niyo. Anyway, hayaan mo na lang yung DSWD to deal with that. Kapag nanggugulo dyan, pwede naman tawagan ng DSWD ang ating mga kapulisan. Yes, yung ba ginawa ng DSWD? Opo, tumawag daw po sila ng mga kapulisan kanina at ayun nga po, kumalma naman na daw po. Alright, yes, kasi ito yung nakikita ko mangyari dito, Ieda, no? Hintayin natin yung proseso sa DSWD tulad ng nabanggit ko na kanina, yung medical legal, and then after that, gagawa ng parenting assessment, yung ahensya, para malaman kung kanino dapat mapunta yung baby. Una, siyempre, yung mother and then yung father, pero it seems to me yung father, medyo magulong kanyang pag-iisip. At hindi ata siya cooperative bagkos siya ay gumagawa ng iskandalo. So, doon pa lamang baka ma-disqualify na siya. Magiging pabor na agad ito doon kay Marilyn. Problema niya yon. Anyway, yes, gusto ko lang makausap si Marilyn. Nandiyan pa ba sa Maynila? Umuwi na daw, Idol, ng Butuan. Right, siguro dahil alam niya na matatagalan yung proseso yes, sa DSWD. So, okay lang yon. Pero anytime po din mo natin siya sunduin. Now, kausapin ko si Ms. Marilyn. Ma'am Marilyn, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Marilyn. Po, Sir Rafi. Ma'am, meron lang ako ilang katanungan. No? Ito ay pertaining dun sa immigration status ni Mr. Jesse Carberry. Kailan po kayo kinasal? February 26, 2015 po, Sir Rafi. Okay. Pinetition niyo ba siya? Hindi po, sir. Kasi ma'am, yung pag-aasawa po ng isang foreigner sa isang Pilipina, because of that, siya po ay mabibigyan ng permanent status visa pero probationary muna. Kung yung missis, tulad mo, ay nag-apply. And then magkakaroon niya ng one-year probationary. After one year, magde-decide yung immigration kung gagawin bang permanent o hindi. So in this case, nung kinasal kayo nung February 2015, hindi pa ho kayo pumunta sa immigration para i-apply siya ng permanent status visa. Kasi yung pagtapos ng pagkasal namin, sir, bumalik siya sa US. Okay, and then? Tapos, February kami kinasal at bumalik siya ng US is March 2015. Pagkatapos noon, bumalik naman siya dito sa Pilipinas is October 2015 po, sir. So, pagbalik niya dito, ano pong nangyari? Ayun na, sir, na lagi na lang kami nag-aaway. Ay, yung plano din namin, sir, na mag-apply siya ng permanent residency dito sa Pilipinas. Pero hindi yun na sir, natuloy okay. Dahil nag-aalay na kami ng time na yun. Hindi niyo ba siya in-applyan ng permanent status visa noong January 2019? Hindi po, sir. Wala kayong pinayon na application sa immigration natin noong January 2019 para siya ay magkaroon ng permanent status visa through marriage. Wala po, sir, dahil naghiwalay na kami, sir, at wala na akong contact sa kanya ng time na yun. Okay, so never po kayo na pumunta sa immigration, ikaw bilang isang Pilipina, karapatan mo na para i-petition siya. Walang ganun nangyari? Wala pong ganun, sir. Alright, very good. Now, kung ganun, ma'am, ang kailangan niyong gawin, kung talagang ayaw mo na sa kanya, at kung gusto mo talaga siyang mapadeport, ito po, napakasimple ma'am. Pupunta ho kayo sa immigration, sasamahan po namin kayo, ipaparevoke niyo po yung permanent status visa niya. Sa ngayon po kasi meron siyang permanent status visa, probationary po. So, paparevoke niyo po yan. Okay po, sir. Una-una sabihin niyo, hindi ko naman siya inapplyan ng permanent status visa bilang spouse niya. So, bakit siya nabigyan ng permanent status visa? Kasi sa ngayon ma'am, ang kanyang status sa ating bansa ay meron siyang permanent status visa at under probationary sapagkat dumilitaw na inapplyan niyo po siya bilang spouse. Now, kung sinabi niyo po na hindi niyo ginawa yun, wala kayong inapply para sa kanya, then he's out of luck. Meaning, malas niya. Pupunta lang po kayo sa immigration, sasabihin niyo, yung lalaking pinakasalan ko, hindi na kami nagsasama ngayon. So, therefore, gusto kong ipa-cancel o iparevoke yung kanyang visa, kung anumang visa hinahawakan niya ngayon.
Okay sa inyo yun? Okay po, sir. Nalalam ko yun, sir, na-expire na yung ano niya, yung visa niya, yung October 2018 po, sir. Pero nung January 2019, meron pong nag-apply sa kanya para sa isang permanent status visa. Might be him, or it might be you, or it might be somebody else. Malamang ginamit niya yung kasal nyo, sir, para makapag-apply siya ng permanent status visa. Pero kayo rin po ang pwede magpaparevoke niyan. Kaya babalik kayo sa immigration, sabihin nyo yung inapplyan niyang permanent status visa noong January 2019, pinaka-cancel ko yan sapagkat at 2015 pa lamang nagkakagulo-gulo na kami. Okay, ma'am? So, dapat na akong pumunta dyan sa Manila, sir? Opo, kami po ang susundo sa inyo kung gusto nyo po. Nasa inyo po yan. Kung willing kayo. Yes, sir. Kasi yes, sir. Kapag nag-apply na po kayo ng cancellation ng visa niya, then marirevoke po yun ng immigration, and then after that, siya po ay madideport. At syempre, kapag siya po ay na-deport, then hindi niya po pwedeng dalhin yung bata. Yes, at so, sir. Isa pa, kahit nasabihin na natin, isinurrender niyo po yung custody ng bata sa kanya for the sake of argument. Kasi yung sinasabi po ng butuan, dahil nga po napapayag daw kayo na i-give up yung inyong karapatan sa bata at ipigay sa kanya. Granting, ganun nga talaga nangyari. Bago niya po mailabas yan sa ating bansa, kailangan niya po ng consent from the biological mother na pinapayagan yung bata ilabas. Siyempre, hindi kayo magbibigyan ng ganung klaseng authorization. Hindi po, tama, ma'am? Hindi po, sir. Okay. So, tapos na po yung problema natin. Game's over. Sir, may tanong lang ako po. Paano na ang status ng bata if ma-deport po yung papa niya? Pag na-deport yung papa niya, automatic po mapupunta sa inyo. Okay, unless po, kung sinabi po ng DSWD na psychologically incapable kayo sa pag-alaga ng bata, then hindi mapupunta sa inyo. Mapupunta yun sa DSWD. Pero normal naman po kayo, di ba? May mga findings na normal po kayo. Somatic po, yes, mapupunta po, sa inyo. Nag-guess niyo po? Yes po, sir. Now, ang sunod po na mangyari dito, dahil kayo po ang biological mother, kayo po ang mag-check ngayon sa DSWD. Bigyan po natin ng another 1 week. After 1 week, pwede kayo pumunta rito pa. Masaya namin kayo rito. And then pupunta kayo sa DSWD para tanungin po yung status ng bata, yung po medical legal. Hindi po namin pwede gawin yung kami. Kasi hindi po kami authorized, dahil hindi naman po namin kaano-ano yung bata. Ano po? Sasabihin nyo sa DSWD, gusto ko malaman yung status ng bata dun sa ginawa nyong medical legal. Okay? Okay po, sir. Next week po, pupunta kami dyan sa Butuan. Sunduin ka namin. Maraming salamat po, sir. So, okay, sir. Right now, maliwanag pa sa sikat ng araw, madideport po itong si Jesse. Idadagdag nyo doon sa pagpunta nyo sa immigration, pagreklamo, ginamit lamang po ako nyan. Ginamit lang aking pagiging Filipino citizen. Kaya, nung kinasal kami, agad-agad, ginawa niyang kalokohan niya ng babae ng babae. Maging po yung kanyang girlfriend, inamin naman talaga na may relasyon sila. In fact, hanggang ngayon, sinusuportahan yung dalawang bata. Yes po, sir. Okay na po, yes, na, ma'am. Okay na po, sir. Sige. Salamat po, ma'am. Kukontakin po namin kayo. Okay po, sir. May salamat po, sir. All right, Yeda. Yes po, Idol. Sa ngayon, pag-antena lang tayo ng 1 to 2 weeks para malaman natin lahat kung anong next move. All right? Yes po. Okay po.